For today's ngayong video nga mga ka-viewers ay sobrang namang hanga ako talaga sa akna to dahil gamit lamang yung mga ingredients na nakukuha natin sa ating kusina ay pwede na pala nating mapaputi yung mga kawali natin, maitim na yung mga puwitan. Saktong-sakto nga mga ka-viewers dahil lahat ng ingredients na ating kailangan para magawa ang hack na ito ay nasa bahay, kaya naman ating itong susubukan kung talaga nga bang effective ang hack na ito. Kaya naman nga agad ko nang kinuha yung ating frying pan at isa-isa ko nang kinuha yung mga ingredients para makapagsimula na nga tayo sa ating hack. Pero patago ko nga lang pala itong kinuha lahat sa kusina kasi nga baka mahuli tayo ni mama na nagdasayang na naman ng mga ingredients at gamit sa bahay. Pero okay nga lang yun mga ka-viewers kahit na mapagalitan tayo dahil nga kapag nakita nga ni mama na makintab na yung ilalim na kanyang paboritong frying pan ay sigurado nga matutuwa siya sa atin. Kaya agad ko na nga itong sinimulan at una ko nga nilagay yung asin sa puwitan ng ating frying pan at parang nga ako dito nagluluto. Grabe, sobrang team na nga ng ilalim ng ating frying pan, kaya sana ay maging effective ang hack na to dahil kung hindi ay lagot talaga ako kay mama. At sunod ko na nga inilagay ang baking powder at siya nga pala mga ka-viewers, pwede rin pala natin gamitin ang baking soda dito. Pero dahil nga baking powder yung nakita ko sa hack, ay ito na lang nga yung gagamitin dahil ko. Dahil nga according sa sikat na kasabihan, ay we need to stick to the plan in order to succeed in life. English yun na. At sunod ko na nga pala mga ka-viewers, nilagay yung ating napakalapot at napakabangong dishwashing liquid. By the way, shoutout nga pala sa Max Glow dishwashing liquid. At baka naman pumabigyan nyo kami ng isang taong supply ninyong dishwashing liquid. Grabe nga mga ka-viewers, di ko na nga alam ang purpose ng tissue, pero dahil nga kasama ito sa ating hack, ay isa-isa ko na nga nilatag ang tissue sa ating frying pan. Habang ang nilalagay ko yung tissue ay naobserbahan ko nga na ay naabsorb nga ng tissue yung nilagay kong dishwashing liquid. Grabe nga mga ka-viewers, sobrang talino nga na nakaisip ng hack na to dahil nga sa pinagsama-sama ingredients na ito ay kikintab daw ulit ang ating frying pan na hindi na gumagamit ng steel wool. Kaya naman nga inilagay ko na nga itong suka na pinakahuling sakap ng ating hack at unti-unti ko lang itong ibinuhos hanggang sa mabasa ang tissue. At pagkatapos nga ay set aside natin to ng mga ilang oras at babalikan na lang natin. So ayan nga mga ka-viewers, lumipas na yung ilang oras mga ka-viewers. Ngayon, titingnan natin kung ano yung naging resulta ng ating ginawang hack. Ayan. So buklatin na natin yung tissue. Ayan, tanggalin natin siya kung talaga nga bang. Ayun mga ka-viewers, parang walang naging epekto yung ginawa nating hack. Maitim pa rin yung ano, yung puwitan ng frying pan. So ngayon, check natin kung kapag kinuskus natin ng sponge, kung meron magiging magandang resulta, kung talagang puputi siya. Tingnan natin kung puputi siya kapag kinuskus natin ng sponge. Ayan. Ayun, parang wala talagang nangyari mga ka-viewers. Ayan, wala, hindi siya pumuti mga ka-viewers. Naku mga ka-viewers, hindi naging effective yung hack natin ngayon. Ang dami ko pa naman nasahin na ingredients kanina. Naku, lagot na naman ako kay mama nito. Mapapalo naman ako nito. Baka ito pa yung ipampalo sa akin, yung frying pan.